Hello mga sadik! Kamusta kayo dyan? Sa mga hindi pa nakapag-order dyan sa Sadik Apparel, ito ang aming Facebook page, Sadik Apparel. Ayan. Send na kayo ng message para lang sa gusto nyo. Kung anong gusto nyo yung design. At maasikaso kayo, promise. Ayan. So, tuloy na tayo. Yan ang aking ingredients para sa laing. At matagal na kasi laing dyan sa may lagayan. Dried naman yun, tsaka hindi masisira yan. So, gusto ko kumain ngayon ng laing, kaya lulutuin ko palang pala. So, ito ang aking ingredients. Ayan. Siyempre, ayan ang ating sibuyas, bawang, luya, ayan, dried chili at magic sarap. Wala akong fresh na chili kaya dried lang yung nilalagay ko. Tsaka mas manghang yan, kaya konti lang nilagay ko. Ayan ang aking chicken, ayan, chicken. Kita nyo, meron akong dilis dito, ayan. Nilalagyan ko talaga ng dilis yan pag ako nagluluto ng laing para pampaalat lang ng konti. Ang paminta, siyempre yung ating coconut milk powder, salt. At yung aking, ayan, dinisolve po na powder ng coconut milk. Kasi yung, eto, pang suporta ko lang ito mamaya kasi. At syempre, yung ating taro leaves o yung ating daon ng gabi. Ayan, tingnan naman. Yan ang laing natin. Dry dyan. So, ayan ang lutuin natin ngayon. Mas magandang pinapakuluan ng mas patagal yung laing. Mga isang oras. Isang oras ko niluto yung laing para mas masarap talaga siya. Mas nanunot yung gata. Tumura natin sa mantika. Yun. Tagal natin maminit. At tama-tama itong laing dahil sabi nga winter na. Manghang, masarap kumain ng manghang sa winter. So, walayin natin yung ating bawang. Yes, mahilig na siya. Isainan natin ito. Sibuyas. Pag nagluluto kasi ako, lagi ako may backup na gata. Kasi niluluto ko siya ng mas matagal, mga 1 hour. Tapos dinaragdagan ko na lang dinaragdagan ng gata. Mas masarap kasi pag kinaya mo yung laing, malambot talaga. Kasi dried yung gagamitin ko eh, dried laing. Yung dried na dahon. Siyempre, ang kasunod dyan ay ang ating chicken. Usual. Tutoy lang natin ito. Pamagpalit lang siya ng color. Lalagyan natin siya ng pamintang durog. Ayan. Siyempre, haluin natin. Lutuin na natin yung manok. Tutoy lang natin. Nasaan palitan ng kulay bago natin lagay yung gata at yung dilis. Lalagay natin yung dilis ngayon. Sarap nito. Kahit na masakit yung tangko ba, marami ako makakain ito mamaya. Yun. Lulutuin na natin yung chicken no, para mas hindi siya malansa kapag nilagay natin yung gata. Siguro mga 1 to 2 minutes lang itong sinusutay. Luto na to. Then, tsaka natin lalagay yung gata. Sabi, no? Yan. Pakuluin na natin yung gata. Ng mga 1 minute, siguro kukulo na yan. Basta kumulo na siya, pwede na lagay yung taro leaves. Pwede na nga ilagay yung dahon. Medium heat lang. At kumukulo na siya. Ayan. 1 minute nga lang eh. Medium heat, 1 minute, kumukulo na siya. So, gawin natin yung low heat. Ayan, low heat tayo, low heat. Lagay natin yung dahon ng gabi. Pero yung dry ito, yung dry. Ayan. Tamang-tama ito mamaya. Sibak ko naman ang isang kaldero kanin ito. Lubog na natin to. Ayan.
Yan, kung napapansin nyo, sinipsip na, di ba? Dadagdagan natin siya ng tubig. Kasi meron pa meron tayong mami yung ilalagay ng gata sa uling-uli pagka after 30 minutes. Ito, pinakuluan ko na to. Kasi mamaya matutuyot din to. Kaya habang nakulo, dagdag tayo ng dagdag ng hanggang isang oras. Masarap yung lahing pag matagal yung luto kasi mas lumalambot lalo yung dahon. So, yan, sunod niyan. Lalagay natin yung sili para kasama yung sili dun sa paglambot ng ano, para mas lumagal yung lasa. Yan, tapos talagay natin ng kalahating laman ng majisarap. Ayan. Ilalagay natin yung kalahati para may lasa na siya habang nauubos yung sabaw. Ayan, para yung kalahati, mamaya pag nalagay natin yung isang gata. Silip-silip tayo ulit, silip-silip. Oh my goodness. Yun oh. Sarap nito. Huwag natin haluin, ganyan-ganyan natin yan. Yan. Sakto-sakto to. 20 minutes pa lang siyang kumukulo. Pero naamoy ko na yung ano, nalasama ko na siya. Bango! So, balikan natin siya ulit mamaya. Double set na natin ulit. Ayan. Kasi natutuyo yan yung laing. Kaya dapat nasa low heat lang talaga yan. So, inaanap yung pagpito pa. Bakas yung sobrang sa amin. Ayan, okay yan. So, balik tayo ulit mamaya. 30 minutes na. Ilalagay natin ngayon yung nagkarang majisarap tsaka titikman natin kung ano lasa. Siyempre, para salt na salt na yan. Lagyan siya ng salt. Awesome! Ayan lang ulit. Hanggang sa madurog lang yung dahon. Lumambot. Ngayon lang ang paghahalo. Huwag yung haluin ng halukain ng uti. Technique dyan sa ano, sa lines. Titikman natin siya para matansya natin yung lasa. Yun! Titikman na natin siya. Okay na. So, ang gagawin natin, ubusin na natin yung kanyang sabaw para okay na. Babalik natin yung takip. Another 30 minutes. Okay na yung lasa eh. Yan, tingnan natin ulit mamaya kung ganun pa rin yung lasa niya, basta mag-a-adjust tayo mamaya ulit. A few moments later. Malapit na mag-isang oras, tingnan natin. Ano ba naman, oh? Yan ang masarap na laing, matutuyo na siya. Ano mas maganda talaga yung talagang durug-durug din. Tapos yung kapit na kapit yung lasa ng gata. So, balik tayo ulit mamaya. Ang tagal, di ba? Tsaga lang kayo, matagal talaga ang luto ng laing. Lala, tuyo. Tuyo yung dahon. Ayan. So, ayan. Iharap natin yung camera para ano. Ayan, oh. Ayan. Isang oras na siya. Ito naman, oh. Okay na yan. Buksan na natin ng konti para matuyot ng konti siya. Ayan, malata na yung dahon. Masarap na yan. Oh! Yan, laing! Kumakagat ang hang. Yung lamnam nung coconut milk. Tapos yung dilis, yung mano. Lalap suabi. Walang kalansa-lansa. So, bukuha na tayo. Kain na tayo. Kain na na. Tikman na natin. At ang partner ng ulam ko ay ayan, air fry na manok. Wala siyang mantika. Saglit. Pero tikman mo natin yung lain. Sarap raw na buwas. Agad yung buto. Harap ang lambot, ang hang. So, salamat sa inyong panonood. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin ang aking notification bell para lagi kayong
no tips sa ating video. Bye-bye!